Guys, magandang araw sa inyong lahat. Magalito sa UAE. Guys, nag-video ako. Nag-isip ko lang. Ayun, si Buda. Isang lupali. Lalakad. Sasabahin ko mag-exercise. Ito ang aming basketbulan. Ayan, ang ganda. Oh. Ayun, si Buda. Lalakad. Umaga-maga yan. Exercise. Hello, Buda. Good morning. I make a video, ha? Morning, Waka. Yan lang, makakasiyahan dito. Basketball. Pasyal-pasyal dyan sa mga nakikita nyo. Yan, no? Yan, disyerto. Lakad-lakad lang dyan. Hanggang doon, sa pinakadulo. May ano doon, eh. Malaki na rin dahan doon. Tawag lang. Madina. At saka, Miga Bazar. Kami, nasakop kami ng Kayate, ka tinawag ang camp namin na Steez Camp Kayate Road. Pero pag sinulat mo yan sa Altis talaga, Kayate Road, Ruwais, eh. Sa Abu Dhabi, para identify na ito yung isang bahagi o isang parte ng Ruwais. So yan guys, minidyo ko itong aming lugar dito. Yung mga gusto mag-upload dito sa Middle East, ang aming kalingawan, ikaw nga kumaga sa Bisaya pa. Ganito lang. Maglagalagan sa umaga, exercise, routine na to. Walang pasok. Mayroon akong pasok kumaya gabi. Ba-vlog! Ah, sama ka sa vlog! Ayan si Pino. Magaling ito. Magaling magpatawa. Anong balita? Putok na putok na. Mayroon akong putok na putok balita ah. May ka na. Pwes na. Papagupit lang ako rito. Dito na ako sa gilid-gilid. Walang budget. Oh, kagabi. Nabot ng gabi dyan. Oh, daming kagupit. Kapagupit ako. Oh, shout out ka muna. Binabati ko nga pala yung mga taga Abu Dhabi Ruwais, mga sumasahod ng hindi bababa sa mas mababa. Sana madagdagan sildo natin. Ano na ako, bye-bye. Oh, kaya ko pala kinuha ng itong basketball court na to. Naalala ko nung araw nung ako'y naglalaro pa ng basketball. Ito ang pinakahilig kong laro nung araw. Nung ako'y hindi pa nahilig sa martial art. Actually, grade 4 lang yata ako, grade 5. Hindi na kami pumapasok sa school, basketball na. Tapos kaming mananghalian, sabi ng mga klase ko, karating klase na tayo, bay. Hindi ko papasok ako, kaya magagalit sa tatay ko. Talagang pag sa barkada pala talaga, malangang pagsama, ano yung sama kasama. Ang nangyari, kasi lumipat kami ng tirahan sa baryo, bundoks kami. Nakisabay ako sa mga naligo. Wala, tumalun ako doon sa tubig, akala ko yung mababa. Sila tumalun. Niligtas ako nung kababata ko, nung kamag-anak ko rin, dalawa sila. Salamat sa'yo. Si Budoy at saka si Jesus. Si Isoy, tawag doon. Salamat si Isoy. Pasyat dyan. Mga taga-baray pa tong pinulangan sa Ordaliti. Niligtas mong buhay ko. Makaganti rin ako sa'yo balang araw. Kasi nung bakasyon ko, hindi kita masyadong hituhan. Madali, alam na siyong bakasyon ko. Kasi tinubos ko lang yung lupa na tagal ko na masanla doon sa pinsan ko. Kala ko kasi yung mga lumalangoy doon, baba lang, kakala ko nandito lang. Lakas loob lang ako magtalo sa pilaking bulok. Sanay sa na tubig. Kaya mula noon, nung nasa ano na ako, baryon ako nakatira, nag-aaral na ako ng, ano, ng paano lumangoy. Sa marami magagaling lumangoy sa amin, tinuturuan ako. Kaya nga, yun nga, nung mag-aaral ako ng elementary, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 sa baryo namin. Praga grade 5, grade 6, doon sa bayan. Cut muna ng elementary school. So bago kay, pagkatapos ng tanghalian, bago kami basketball, maliligo kami doon sa dagat. Takot ako dahil bago lang tuto ng, ano eh. Maraw na ako lumangoy, no? Pero siyempre iba yung dagat eh, di ba, may kurente yan. Hanggang sanay na kami, nagkaano lang ako, kulay-kulay na yung buhok namin eh. Tawa sa maligo sa dagat. Basketball kami. Palibasa ay hindi naman ako gagalingan noong araw kasi bata pa. May magkala yung bundok, doon ako sinilang sa bundok. Wala na basketball na doon. Tinuturuan ako paano pag-dribble, yun, pag-shoot. Pag-uwi ko sa amin, kung gagawa kaya ako ng basketballan dito. Gawa namin, mga barkada ko, gawa kami yung ano lang, kahoy lang. Didikit namin sa pulo ng nyug. Ang hirap pag magliap, babal na ka sa nyug. So, naisip ko,
yung sa bayan, eh, nakahang yun ha. Sinubukan na naman namin gawin. Na, doon pa rin sa, ano, sa puno ng nyog, ginagawa naman ng uberhang. Yun, medyo may ayos. Kaso lang, nagkalit na mayari na yung nyog. Dahil hindi naman sa amin yung nyog. Eh. Na ano daw yung nyog pag bunga, nagtatampo. Kaya inalis namin, pinalis. Kaya nung maging kabataang barangay chairman ako sa amin, yun ang aking pinangarap na magkaroon ng basketball court sa amin. Yung nga nagkaroon ng mga pa-tournament ng basketball, liga. Aso lang, magulo. Magulo ang basketball talaga. Parang ang hirap pa ano, ng basketball. Physical yun eh. Pero maganda. Yun ang magandang sport kasi nagagalaw ang katawan mo. Baka sa ano, lahat ng join mo, nagkaagaan. Yun ang aking paborito talaga nung matutunan ako ng basketball. Talagang, tsaka lakas na tumalo doon naman nung araw. Payat ko eh. Isang bata pa ako nung araw. Kumbaga sa, walang besyo, laro lang. Yan, isang anak lang ako. Sa anong ginagawa sa bahay, punta lang basketball. Galit na galit ang ama. Dahil ako natulong doon sa pagsasaka. Sabi ko eh. Lala, sabi ng mga aking ina, kami sa akin eh. Siyempre, lahat ng nanay kami sa mga anak talaga eh. No? Sabi ng aking ina, papayahan mo na, nag-iisang anak mo na lang yan eh. Sundin mo ko anong nais niya, anong lahilig yan. Kapag sabi ko, bili ako gitara, ah, bili ako ng aking ama. Bili ako bisiklita, bili ako. Kung may bisiklita sa amin nung araw, ay sikat ka na. Parang medyo angat ka na pag may bike kang sa ano, probinsya. So yun ang aking kwento nitong vlog na to, mga kabayan, mga ka-OFW. Sana makarelate kayo dahil ito, kita nyo naman yan, no? Pag ikaw ay mahina ang loob mo dito sa mga party na to na wala ka naman kitang bahay. Ayan po. Pa-home si mabubuang ganito. Kailangan ng lakas sa loob. Tapos si konting tiyaga. Alam mo nalang sa tao, ha? Kasi pag dinibdib mo yung homesick, talagang mabubuwang ka rito. Si mga nasa nagbalak mag-abroad dyan, kung mga dati ng OFW, saan man kayo sa mundo, kumusta na lang, palakasin nyo lang ang loob nyo, panalangin nyo na maging maayos ang pamilya nyo sa Pilipinas, saan man sila sa Pilipinas, maging maayos ang kailang pagkain, hindi katulad ng araw, sulat-sulat lang. May ibang ka tayo, nung ako sa Saudi Arabia, totoo lang, halos yata kalating taon, wala akong sulat. Dahil hindi naman alam ng mga anak ko na ang address ko sa Saudi Arabia. Kaya, ang nangyari, kinakantsawan ako ng mga kasama ko, pare. Magkano, 10 taon ka na dito, wala ka sulat. Ha? Kasi doon, ang tindi sa, ang buli sa Saudi. Kakantsawan ka pag walang magsulat sa'yo. Kaya nangyari sa akin, sumulat ako para sarili ko. Inulog ko, address ko pabalik. Yung may return address, babalik yun eh. Pagka walang address privilege. Sabi ko pa rin, mayroon ako sulat ako, hindi alam na, ako wala sumulat, babalik. Ganyan lang ang buhay, para lang masaya ako sa sarili ko, pero totoo yan, napaka happy sa aking puso dahil siyempre maliit pa ang mga anak ko nung malis ako. 5 years old lang si Lloyd. Ang aking panganay, mga 13, 14, ganyan, grade 6 pa ang aking panganay, so grade 5. So, salamat ko sa hipag ko pala pati ng mama nila ito sila ang nag-alaga nung nagbabantay ng mga anak ko nung sila'y maliit pa at naging mabuting mga anak naman sila mas tunurin kaya salamat ako sa nila maging ako man na sa Pilipinas paano magtarba pa ako sa Manila nung araw maging mapagmahal ako sa mga anak na hindi ko maipuling kurutin ng mga anak ko dahil nung ako'y lumaki, hindi naman ako nakurod ng aking ina ito. Pinangga ako, di mag-iisa lang anak. Sabi niya, di ganun din gagawin ko sa mga anak ko. Kung gano'n ako minahal ang mga anak ng mga magulang ko, ganun din ang ginawa ko sa mga anak ko. Kaya parang spoiled ako eh. Yung mga OFW dyan, shout out sa inyo lahat. Huwag kayong ma-homesick. Huwag nga, walang homesick-homesick. 70 years ako dito sa iyo. Salon dito, sabi sa akin ng kasama ko si Adrian, magaling daw magkupit. Talagang maniti sa pagkupit. Sabi ko, maayos ba ang magkupit doon? Kasi may nagpagkupit daw dito. Sabi na rin mga kasama ng pagkupit. Maganda raw. Pero kailangan daw nakasumbrero pagkatapos ng kupit. Lang yan. Si Adrian, kinto ni Adrian sa akin. Lang yan. Bakit kailangan mo magsumbrero? Dahil magkaroon din ko magustuhan yung kupit.
Sabi ko, basta magkupitan, babawasan lang ng buko. Ayaw kong mababu, lumagpasate, makati. Kaya, sisilipin natin kung maayos yung kanyang gupit. Hello po na! Hello! How are you? Yan ang aming salon specialist. Ang aming barber. Yan ang aming salon dito sa camp. Di ko rin alam to eh. Ipapagupit ako. Ito gayati doon sa housing, sa Rowise housing. Dapat nga, na-vlog yung gupit doon. Napakatagal ang pila doon. Dami tao. So, si gusto ko nang umuwi. Yung magpapito ko natin. Dahil, akala ko pang lima ako. Yung pala yung iba. Lumalabas muna. Tapos si... Nakapila pala. Yeah. Walang ibang ano, barber shop. Gayati, marami sana. Kasi lang malayo. Kaya ka pa eh. Carlet. Kaya doon, maganda sa housing. Dahil pag nagsala ako doon, diretso na doon sa barbershop. Tag-tag na 20 dirhams din yung ano. Eh dito, 5 dirhams lang. Tipira ko, 15 dirhams. Sayang din yun. Nakabili na pala, nga pala ako ng ano. Kung hindi gorilla type, yung gorilla kasi pwede mo ikapit sa mga posti, mga pader, mga fins o kaya ano doon nito pwede may kapit din sa ring ng ano paskibulan dito normal na ano lang stick eh. Ano tripod siya pwede na papagsigahan 70 dirham mahalan na ako kung makita ko sa Daiso 20 lang sising-sising ako lugi ko sing ito kasi old model pa kita ko yung mga gamit ni Lloyd sa bahay mga high tech di kalendan mga ano, tripod at saka ay sorry mga apa selfie stick gorilla stick tatawag lang siguro pala alam natin yung gano'n yung gorilla stick nag pinapakinggan ulit sila magkakpintuan nandiyan pa si Cindy sa akin Cindy kunin mo yung gorilla stick Ivan binilang kita ng gorilla stick yung gorilla stick ayan mo magtanong sabihin galing UAE ignorante di ba alam na probinsya itong aming lugar dito eh wala ko yun ko lang narinig yung gorilla stick hindi ko yung pala yung gorilla stick yun dapat kailangan ko dito eh dapat sa Pilipinas kung bumili dahil dami doon yung sa pure gold ah. Maliit na school doon meron hindi ko lang naalala kasi wala mo pala mag blank kasi dahil ang iniisip ko lang silpis lang ano yung mabigyan ako ni Lloyd ng iPhone XR. Bah, sarap pala i-vlog yun. Pero itong ginamit ko yun, hindi ito ang iPhone na binigyan ni Lloyd. Ito yung dati kong Samsung na araw-araw kong sinacharger lagi naglulubat. Titesting ko lang kung maayos dito mag ano, ang application kasi meron akong application dito na na-upload. Titesting ko kung maayos madali siya mag-download sa YouTube. Okay, mabagal ang internet namin. Pagtikaan ko lang. Yes. May laman yung aking channel. Barbers pare ha? Halad ba Indonesia, Philippine? Philippine.